session natin ay napag-isipan ng ASP sapagkat marami po sa atin na nasa bahay ngayong ECQ na may agam-agam tungkol sa mga anak nila. Nahihirapan sila mag-handle, marami silang tanong tungkol sa kalusugan ng anak nila, sa speech, sa behavior, sa pag-aaral. At ito po ang maliit namin magagawa para matulungan ko kayo at masagot ang inyong mga questions. Ngayon po, ito po ang ating huling Ask the Expert session. Ibig po sabihin, yung mga gusto pa kong magpa-consult o may mga tanong pa, we are suggesting that you go to the ASP Facebook page, umakyat po kayo, yung pinaka nasa taas, at tignan nyo yung Ask the Experts. Fill upan nyo po yung form para po makapag-schedule tayo ng isang individual consultation with the right professional. Kasi po itong mga sessions po natin ay hindi pamalit sa pagkonsulta sa mga tamang professional. Hindi po ito yung sagot, di ba? Pero ito po ay talagang pangbigay lang sa atin ng gaang ng loob dahil hindi po tayo nag-iisa dito sa ating pagbiyahe sa buhay autismo ikaw. So we're very lucky today because we have so many friends who are at the top of their field, and our guest today is no different. Today, we are going to be talking to a developmental pediatrician affiliated with the De La Salle Health Sciences Institute here in Dasmariñas, Cavite, taga Dasmarin po ako. And she's also the former president of the Philippine Society of Behavioral and Developmental Pediatrics. Welcome in po natin si Dr. Rochelle Pacifico. Diyan na ba si Doc? Ayan. Hi, Doc. Hello. Hello po. How are you? Magandang hapon sa inyong lahat. Mona, thank you na naimbitan mo ko dito at to join you in this webcast. Thank you so much, Doc, kasi nga, you know, we are also we're all at home. Yung mga anak po namin nag-iiba ng behavior, yung mga parents medyo napapanik na konti. So talagang maraming tanong, iba-iba. Mula maliit hanggang malaki, meron tayong mga tanong, di ba? So we sent you the questions from our community. Yes. Okay. And we're hoping that we can, you know, kick that off para makarami tayo ditong last day na natin ngayon, Doc, eh. Okay, so ikaw po ang ating finale episode. So please, Doc, let's start the show. So to start na, okay. So ang gagawin ko po ngayon, actually, napakaganda na ng ginawa ng inyong presidente na si Mamona. Ang ginawa niya, hiniwa-hiwala niya na yung mga tanong ninyo into categories, no? So, gano'n na lang yung gagawin natin para mas maganda yung flow ng discussion natin. Nasa harapan ko na ho yung mga tanong ninyo. So, ang gagawin ko, babasahin ko yung ilang mga tanong dito tapos ibibigay ko yung sagot na pinaka-angkop mo para dito sa tanong na to. Okay, so magsimula na tayo. Siguro magsimula na muna tayo sa diagnosis, no? At patungkol sa diagnosis at intervention. May tanong dito si Mami Janice, no? Sabi niya, it says always that impression daw palate when they diagnose. Yeah, means it's not really the exact diagnosis. How can you be so sure that diagnosis is accurate when you go to other doctors, their impression is different? So sabi na, yung mga doktor, hindi daw nilalagay na yung diagnosis ay autism or autismo, pero nilalagay impression. Yung impression nila or working impression nila, autism. Okay, so para malinawan lang po ikaw at yung ibang mga nanay tulad ni Mami Janet, pag sinabing impression, nangangahulugan nito na parang ito ang pinakapangunahing konsiderasyon ng doktor, ng developmental pediatrician na tumingin doon sa bata. No? Ito marahil ay isang developmental pediatrician na ayaw pa niyang mag-commit sa isang siguradong diagnosis. Maybe kasi hindi pa talaga hayagang pinapamalas ng bata yung kabuuan ng mga sintomas or senyales ng autism dun sa bata. So it's not that clear-cut, no? Or sometimes if the child is too young, masyado pang bata, may ibang mga developmental pediatrician po na medyo konserbatibo pa sila. So nagbibigay, sinasabi nila na impression nila ito sa ngayon. Ito ang pinakamalamang na meron ng bata sa ngayon.
para masimulan na yung intervention para sa kanya. And masasabi ko sa iyo, Mommy Janet, usually, pag sinabi nung developmental pediatrician na ito yung primary impression na malimit sa hindi, yun nga yung talagang nagiging diagnosis ng bata eventually, no? Usually, they end up with the diagnosis after the second or the third visit of the child to the developmental pediatrician. Okay, now, sa question na bakit nung pumunta na siya sa ibang doktor, iba na yung diagnosis, hindi na yung sinabi na impression nung unang doktor na nakakita. Kasi nga, minsan, kaya nga sinabi nung unang doktor na impression yon, maaaring hindi pa nga kasi ganap. Pero malamang-lamang, no, nakakakita na siya ng ibang mga senyales. Halimbawa, patukoy sa autism. Pero pag nung dumating na doon sa susunod na doktor, na iba na. No? So, yun ang problema pag nagpapalipat-lipat tayo ng doktor. Kaya pinakamainam talaga, you stick to the initial, no, pediatrician, developmental pediatrician who saw the child. Kasi siya yung makakakita ng nangyaring pagkakaiba dun sa anak ninyo. Okay? So usually, a primary impression ends up as the definitive diagnosis rin ng bata. Pero it only means, nagbibigay lang ng konting palugit yung doktor. Ayaw pa niyang mag-commit sa panahon na yon. Okay? So I hope that answered that question. Yung isa namang tanong dito, sabi ni Mami Christina, may twins siya who were diagnosed with autism when they were 2 years and 3 months old. But the doctor didn't mention their level. So is there such a thing as level sa autism? No? Yes, there is such a thing as leveling in autism. And usually, there's level 1, level 2, level 3. And usually, the levels will correspond depende sa pangangailangan ng tulong ng bata. So the more help the child needs, no, lalo na sa paggawa ng pang-araw-araw na gawain, tumataas yung level ng autism niya. Pero ang leveling ng autism, mas stricto silang gawin ito sa ibang bansa, sa mga Estados Unidos, sa US, or sa UK, kasi yung mga batang may autismo doon, nabibigyan ng tulong ng gobyerno, no? And very important yung leveling para malaman yung extent ng tulong na pwedeng ibigay ng government sa kanila. Unlike dito sa Pilipinas, nakakalungkot ng isipin pero malimit yung mga magulang na may anak na may autismo, they're on their own, no? Sila na yung tumutustos sa gastusin nila para sa kanilang anak. Kaya minsan, hindi na nagiging masyadong importante yung leveling. Okay? But kung gusto ninyong malaman yung level ng anak ko, you can ask your developmental pediatrician about this. Yun lang nga. Ang ibig sabihin ng leveling, usually, ang pinagbabasehan namin nito ay yung kakayahan ng batang pangalagaan yung sarili niya. Yung kapasidad niya gumawa ng pang-araw-araw na gawain, yung kailangang suporta na ibigay doon sa bata. So pag level 1, ibig sabihin hindi naman ganun kalala. Level 2, medyo significant yung kailangan niya na natulong. Pag level 3, ibig sabihin talagang wala. Lahat gagawin mo para sa batang ito. Okay? Okay. So may tanong naman dito si Mommy Rose. Ano daw ang difference between global developmental delay and autism? Okay? Now, first of all, yung global developmental delay, hindi po siya diagnosis. Okay? Siya po ay isang description ng kakayanan ng isang bata, or siya ay isang description ng abilidad ng isang bata in terms of the child's functioning. Ibig sabihin, delayed siya in at least 2 or more areas in development. Alam niyo naman ang areas of development, merong gross motor, yung pagkilos, merong fine motor, paggamit ng kamay, no? Or mata para manipulate ng mga bagay, merong language, merong cognitive, yung kakayahang matuto, and then merong self-help skills or adaptive skills, no? So, kung delayed ang at least 2 or more sa mga yan, ang description sa development ng bata ay global developmental delay, no? Lalo naman kung delayed sa lahat ng aspetong yon. Okay, so it's not really a diagnosis, okay? But usually, it is a description of the child's functionality. Now, usually, it is given to kids
less than 5 years of age or less than 3 years of age. Kasi lalo na yung mga bata na hindi pa nga, tulad na sinabi ko kanina, hindi pa hayagan talaga yung condition, yung developmental condition na meron sila. Siguro, nagsisimula pa lang magpamalas kung ano talaga yung eventually magiging diagnosis nila or condition nila. So, usually ang binibigay lang namin na diagnosis. So, it's a global developmental delay. Pero usually, when the child gets to the age of 3 or 5, lalo na pag 5 years of age, hindi na magiging global developmental delay ang description sa condition ng anak mo. Kundi, mapupunta na yan sa talagang isang definitive na developmental disorder, whether it's autism or intellectual disability or yung nung araw na tinatawag natin mental retardation, no, or siguro ADHD with a learning disability, yon magiging mas tukuyan na, no. Pero habang maliit pa yung mga bata, minsan global developmental delay na lang muna yung sinasabi na. Now, ang kaibahan niya sa autism, autism is a distinct diagnosis. It's a definitive diagnosis. And usually kids under the autism spectrum, as alam ng karamihan sa inyo, ay magpapamalas ng delayed communication skills, may problema sila sa pakikitungo sa iba, no? Impaired ang kanilang social interaction skills, at ang tendencies nila ay nasa paulit-ulit na ginagawa, no? So, yun, repetitive patterns of behavior. Okay, so I hope that answers the question of Mamiro. So, iba, no? Kids with autism usually have global developmental delay. Usually, a lot of their domains of development are delayed in themselves. No? Okay. May tanong naman si Mami Rosie. Sa newborn screening, no limits ang anak ko. So, ibig sabihin siguro normal ang anak niya nung lumabas yung newborn screening results. Tapos, nakaschedule siya for chromosomal analysis. Makikita po ba doon kung may autism ang anak ko? Unfortunately po, hindi po madedetekto ang autism through a chromosomal analysis or through your results of your newborn screening. Hindi po kasama ang autismo dito. No, meron pong 6 hanggang 12 mga kondisyon na pwedeng ma-diagnose ng newborn screening na ginagawa sa mga sanggol, pero hindi po isa dito ang autism. Hindi po nakikita ang autism sa chromosomal analysis. Although genetics ang malimit na dahilan ng pagkakaroon ng autism, pero hindi po ito nakikita sa chromosomal. Okay, tapos may isa pang tanong dito si Mommy Angel. My daughter was diagnosed to be having mild autism. Okay pong improvements dahil sa continuous pong OT at sped down na binibigay niya sa anak niya. Pero ang tanong niya, may possibility po ba na mag-regress siya sa mga improvements na meron na siya ngayon? Kasi po, meron nga tayong quarantine. No? Siguro dahil naka-quarantine, marami sa mga anak nyo na wala ng oportunidad na dumalaw na sa therapy center at maipagpatuloy ang OT or speech or even yung sped schooling nila. Opo, may possibility po na medyo lumala ulit ng konti yung mga dating mga behaviors or yung mga dating mga deficits nila na medyo nag-improve na po sana. No? Kaya siguro, ang pwede nating gawin ay ipagpatuloy natin yung ilang mga advice na binigay sa atin ng ating mga occupational therapists at saka yung ating mga sped teachers, no? Ituloy natin yung mga exercises na pwede nating gawin sa bahay. If you have an opportunity to contact or to patch up with your occupational therapist, and alam ko ang dami ngayong mga occupational therapists na parang nagte-telehealth with the parents of the kids that they take care of, pwede niyong kontakin yung occupational therapist at tanungin kung anong pwede siguro niyong gawin para doon sa bata habang kayo ay under quarantine. Okay? Pero talaga ho, medyo challenging para sa inyo kasi lalo na kung regular silang pumupunta sa therapist nila, no, maaari, alam niyo naman ang mga bata may autism, gustong-gusto nila ang regularidad, no, sa kanilang schedule or sa
mga ginagawa nila. So pag nawawala yung regularidad nito, minsan talagang nangangaragang marami sa kanila. So pwede po kayong humingi ng tulong sa mga therapist nyo, no? Try to come up with activities that you can give them. Do your sensory integration exercises, yung mga massaging ninyo, no? Gawin niyo po 'yon sa mga bata. Okay? Okay. Bada po naman tayo sa gana ng nutrition, no? Isang question to from Mommy Chris. Sabi niya, my son is 3 years old and taking OT. One of my concerns po is his diet. Normal naman po ang weight and height niya, but ang kinakain niya lang is cookies, bread, banana, nilugaw na rice with milk, and sometimes with jam. Hindi po siya kumakain ng table foods. Kahit pilitin po siya mag-try ng table food, nangyayari na duduwal siya, no? Para nasusuka siya. Ano daw po ba ang pwede niyang gawin? Okay? Ganon din ang tanong ni Mommy Jem, no? Parang ganon din. 6 years old ang anak niya, hyperactive at napaka picky eater daw. He always eats lang Cerelac and biscuits. Kahit ibang regular food introduced niya, parang ayaw ng bata. Ganon din si Mommy Nancy, ang dami ng mga mommy sa ganito, no? Very picky daw yung anak niya na 8 years old na, kahit anong food offer niya, hindi na gaganon or hindi natatanggap ng anak niya. Yung isa, si Mommy Sharon, ayaw daw ng veggies ng anak niya. Okay. So, ang tawag po dito ay highly selective feeding disorder, which a lot of kids with autism have. No? Very selective sila sa gusto lang kainin. At bakit po sila ganito? Kasi ang autismo po ay may component ng sensory problem, sensory issues. Minsan may mga textures ng foods na ayaw nila. Okay, so ang tendency nila, pag ito ang gusto nilang texture ng food, gusto nila, yun na lang po ng yun, yun na lang po ng yun. Okay, ang tawag dito, highly selective feeding disorder. Now, how can you manage this? Okay, alam naman po natin na yun nga, kasi may sensory issues sila. So sige, ibigay ko muna natin ang hilig nila. No? Ibigay muna natin yung tekstura ng pagkain ng gusto nila. Alamin nyo kung anong mga texture ng food ang gusto nila. Ang gusto po ba nila ay masabaw? Ang gusto po ba nila ay puro yung malalambot lang? Ang gusto po ba nila ay yung mga crunchy? So alamin nyo yung kawilihan niya, no? Pagdating sa tekstura ng pagkain. And then work with that first. What we do, we call it food chaining. So magagawa kayo ng plan, food plan sa kanya na una ang ibibigay nyo sa kanya yung mga pagkain na yun ang gusto niya. Kunyari, halimbawa, ang gusto lang, tulad nito, ang gusto lang niyang kainin ay cookies, bread, banana. Okay? Okay, sige. Ano ba ang pareho sa bread, banana? Siguro medyo malalambot. Ano po? Cookies, medyo crunchy. Okay, so we start with those food first. Okay, cookies. Magsimula tayo sa cookies, crunchy cookies, and then sa susunod na bibigyan nyo siya ng cookies, bawasan nyo yung pagka-crunchy ng cookies. Bawasan nyo ng napakaunting pagkakaiba lang sa crunchiness ng unang cookie na binibigay nyo o si pinagkasanayan niya. And then as he's able to tolerate this, unti-unti nyong bawasan yung crunchiness. Hanggang sa susunod naman, itry nyo siya sa less crunchy na food, and before you know it, kaya niya na ng hot cakes na totally is not crunchy at all. Okay? Or kunyari, kung gusto niya lang lahat ay yung crunchiness ng chicken, tulad ng manakita natin sa fast food chains, di ba? Yung buttered chicken na crunchy. Okay, we can start with that. So sa una, crunchy chicken. Sa susunod, crunchy, perhaps crunchy pork. Sa susunod, crunchy fish, yung mga dulong na nilagyan nyo ng arena, crunchy, no? So, puro crunchy muna yan. Pero, naiiba na ngayon, hindi na lang chicken, no? Eventually, matotolerate na rin yung baboy kasi yung texture ng baboy na crunchy, parang yung crunchy chicken or crunchy dulong. And then, from there, slowly lessen the crunchiness until now they're able to tolerate softer bayan. So, yung mga mas malalambot. So, ganun. Ang tawag po natin dyan, food chaining. Okay? Pero you have to do it very gradually. Kung pwede nga ho, yung hindi nila masyadong
mapupuna na binabawasan nyo yung tekstura ng pagkain, no? Yung pakiramdam ng pagkain na sa kanila, ng pagkain na kinakain nila. So ang tawag doon ay food chaining. It usually works, pero hindi po ito overnight. It's gonna take time, but it's something you can do. Okay? Pero kasi kung ang parati nyong ibibigay, eh kung ano na lang ang gusto niya, hindi niyo siya itatry ng kakaibang pagkain, eh talagang yun na lang ang kakainin ng bata. No? And I would advise you to also draw on yung hunger signals nila. Huwag niyo po silang bibigyan ng ano, ng in-between meals, ng mga merindal, para pagdating ng talagang actual na lunchtime or dinner time, gutom na gutom sila, malamang-lamang kahit ano ang ihain niyo dyan, kakainin po ng bata. Kasi sasabihin ng utak nila na gutom ka, you have to eat. Kailangan mong lamnan yung tiyan mo. Kaya malamang-lamang ay maiinganyo na rin silang subukan. Okay? Now, pag pinasubukan nyo sila ng isang uri ng pagkain na ayaw nila, inenganyo nyo na at ayaw nila, huwag yung pilitin. No? Tanggalin nyo. Sabi, sige, kung ayaw mo nito, okay. Huwag nyo na lang munang pilitin. Pero hindi nangangahulugan na hindi nyo susubukan ulit yun. Marahil pagkatapos sa mga dalawa, tatlong linggo, pwede nyo subukan ulit kung baka sakaling magiging ready na siya to try those. Okay? Okay. Ano, meron pang isa dito na si Mami Aya naman, ang sabi niya, scared ang anak niya to eat foods other than tinola and bilaga. So see, ang gusto lang ng anak niya ay may sabaw siguro. How can I convince him to eat other foods? So tulad ng sinabi ko, ibigay mo yung hilig, ibigay mo yung tinola at bilaga. Tapos unti-unti, mag-try ka ng ibang mga pagkain na may sabaw din. Kasi malamang-lamang ito ang gusto niya, yung mga sinabawan. And then slowly, transition him to this. Kung ayaw niya ng ibang mga pagkain, hayaan mo lang itong, sometimes desensitization could work eh. Kahit ayaw na yon, hayaan mo lang na nandun sa harapan niya yung ibang mga pagkain na kinakain niyo. Ipakita niyo sa kanya na kinakain niya yung ibang mga pagkain na nakahain dyan, kahit ayaw niya. Pakita niyo na kinakain niyo with gusto, yung takam na takam kayong kainin ito. At baka pag nakuha niyo yung kanyang atensyon na kinakain niya ng masarap ito, ay baka magkaroon siya ng konting idea na subukan rin ito. Ngayon, pag sinubukan niya to, don't overreact. Hey, good job! Naku, sinubukan mo yan! Ayaw yan ng mga minsan na overwhelm sila. Ang gagawin nila yan, bibitawan nila yung pagkain nila at lalayo na sila. Pag sinubukan nila ang isang pagkain na parang hindi niya sukat akalain na susubukan niya pala, at namnam niya to, huwag kayo masyado mag-react. Kayaan niyo lang siya. No, parang wala kayong nakita. Bagamat sa kaloob-looban niyo ay talagang nagsisisigaw kayo sa tuwa, huwag nyo masyado ipakita sa kanya. Okay? Para hindi siya ma-overwhelm sa reaction niyo. Okay? So yun ang mga sagot ko. Pati na rin kay Mami Ana Marie. Kay Mami Ana Marie. Si Mami Ana Marie naman, ayaw daw umupo ng anak niya sa table. Pag kumakain, tayo daw ng tayo. Tsaka minsan pinaglalaruan na yung pagkain. Pagka pinaglalaruan niya na ho yung pagkain, tanggalin niya na ho ito. Don't allow him to play with it. Take it out and don't give him anything else. Okay? So baka sabihin niyo, ha? Hindi po namin. Eh baka gutumin yung anak ko. Ayun nga ho. Precisely yun ho ang gusto natin. Hayaan niyo siyang magutom. Ayaw mo, nilalaro mo yan. Okay? You take it out, just leave him there. Don't give him anything else in between. Pag nagutom yan, lalapit din sa inyo, hihingi ng pagkain. So, ibigay niyo ulit yung pagkain niya, pero alam niyo, lalaruin niya na to, kaya bago niya pa man laruin to, pigilan niyo na siya. Or, sabi niyo, no playing with the food. No playing, just eat. And then, tulungan niyo siyang kumain. Okay? Mag-hand over hand kayo or what. Pag lalaruin niya, up, no playing, and then take it out. No playing with the food, and then take it out. Okay? And then, don't give him anything else hanggang magutom siya ulit. Pag ginawa niyo ito ng ginawa at nakita niyo na ayaw niyo yung nilalaro niya yung pagkain, tinatanggal niyo yung gusto ng pagkain dahil nilalaro niyo lang, eventually, hopefully, matatanggal niya yung habit na ito ng playing with the food. But you have to show him how to eat his food. Baka kaya niya namang nilalaro kasi hindi niya alam kung paano niya ba kailangang
gamitin at ang kutsara at tinidor para mapakain niya ang kanyang sarili. Okay. So yun po ang mga tanong sa mga nutrisyon. Meron naman tayo ditong tanong sa supplements. May tatanong patungkol sa supplements. Sabi ni Daddy Anthony, medyo aggressive po lately yung 7-year-old son ko. Okay lang po ba yung Ritalin? Hesitant po kasi kami siya pa inumin ng Ritalin. Okay, ang unang tanong ko kay Daddy Anthony. Daddy Anthony, ito bang Ritalin ay suggestion no, o ni-recommenda ng isang developmental pediatrician na tumitingin sa anak niyo? Kasi minsan, hindi naman parating Ritalin ang kailangan ng gamot na ibigay. Okay, depende sa problema ng bata. Kung ang aggressive ang isang bata na may autism, pwede siyang bigyan ng gamot. Pero kailangan yung gamot na ibibigay sa kanya ay angkop dun sa problema ng bata. And sabi ko nga, it's not always Ritalin. Sometimes we give risperidone, no, other medications, no? Huwag kayong matakot ibigay yung gamot sa anak nyo kung may payo ng doktor, kung may payo ng developmental pediatrician. Kasi ibibigay lang yan ng developmental pediatrician kung talagang kailangan ng anak nyo. Alam po nila ang ginagawa, alam po namin ang ginagawa namin. Okay? Lahat po ng gamot may risk. Okay? Pero kailangan i-weigh natin yung benefits against the risk. And kung may payo ng doktor, malamang-lamang, bawas po ng maigi yung risk na ma-experience ng bata out of the medication. Okay? So it's not always Ritalin. You have to go back to your developmental pediatrician, Daddy Anthony, i-discuss nyo ito with them. Huwag kayong matakot. Kung aggressive ang anak nyo, malamang-lamang, kakailanganin niya po ng gamot. Kasi wala pong mararating ang aggressiveness niya. Therapy can work to lessen the aggressiveness of your kid. Pero sometimes therapy is not enough. So sometimes we have to give medication to help the therapist work on your child. Okay, sometimes it sets their mood to become better pag under medication sila. So huwag tayong matakot magbigay ng gamot. Kailangan lang po yung tamang gamot. And the developmental pediatrician would know about this. Okay, si Mommy Ina naman, tinatanong niya kung i-continue ba nila ang trileptal at risperidone kasi hindi na sila nakakapag-follow-up check-up sa neuropedia ng anak nila. Okay. Ito ang pinakadelikadong mangyari sa anak nyo kung nakagamot siya. Ang pinakadelikado po ay kung hindi kayo magpa-follow-up sa doktor nyo nang ang anak nyo ay nakagamot. Importante po na magpa-follow up kayo sa doctor nyo when your child has medication or is medicated on kasi dun pa lang po malalaman nung doktor na nagreseta nung gamot kung kailangan pa hong ipagpatuloy ito, kung nakikita nyo po yung resulta na gusto niyang makita sa pagbibigay niya ng gamot na yun sa anak ninyo, kung pwede niya na bang bawasan ito, kung pwede niya nang tanggalin ito, at kung ano ang plano niya para sa pagtatanggal ng gamot na ito sa anak niyo, kung pwede na ngang matanggal ito. Okay? So hindi po simpleng bibigyan ng gamot, tapos pag ayaw na ng magulang ibigay ng gamot, pwede nang tanggalin ito ura-urada. Hindi po ganoon, no? There is a mechanism that we employ, that we use pag wean off na po namin ang bata sa mga gamot nila. Kaya importante po. Okay? Now, ngayong panahon ng quarantine, alam ko sasabihin nyo, paano kami magpa-follow up? Under quarantine po yung anak namin. Usually po, sasabihin ko sa inyo, kung ang quarantine natin sa ngayon ay nakaka-isang buwan na tayo, right? Siguro, or mag-iisang buwan na? Is it? Yeah. Usually naman po yung gamot na pinaprescribe namin sa mga anak ninyo, ay kailangan ibigay ng higit sa isang buwan. Minsan nga ho, higit sa tatlong buwan. Okay? So, hindi po masama na ipagpatuloy lang ang gamot na binibigay ninyo sa anak ninyo na nireseta ng inyong mga developmental pediatrician even during this quarantine period.
kung ang problema po ay sa reseta, okay, pwede, if you have the number of the doctor who's seeing your child, you can contact the doctor and they can give you an electronic prescription. Tinatanggap po yan ngayon, panahon ng quarantine, no? Or you can contact the hospital na pinupunta nyo kung nasaan yung clinic ng doctor na tumitingin sa anak ninyo. Meron po siya doong mga residente or mga fellows na nag-duty. Sabihin nyo lang po, magpa-connect po kayo sa kanila. Kung pwede makausap yung residente ng pediatrics or developmental pediatrics, yung fellows nila, ano po kayo ng operator doon. At bigay nyo po yung inyong problema patungkol sa pagre-reseta sa anak nyo at tutulungan nila kayong ma-fill upan yung reseta para sa anak nyo. Okay? So you have to continue the medications that are being given, no? So Mommy Aina, I hope na sagot ko yung tanong mo. May tanong naman dito about omega fat oil sa anak niya na 10 years old, si Daddy Amador. Is it advisable to give him this? Can you mix this with food? Okay? Now, omega 3 fatty acids or DHA, some call it DHA, is slowly becoming popular nowadays in the as a supplement. No, I cannot say as a treatment because it's not accepted pa as a treatment. No, as of now, there are no clear-cut evidence pa, no, that it's working. That's why hindi pa siya talaga sinasabi natin kinakailangan ibigay. But there are a lot of studies, a lot of researches are being done looking at the role of DHA in kids with autism. Yung ibang mga studies pinapakita na nakaka-improve sila. Yung ibang mga studies pinapakita na walang improvement. Kaya pag ganito po, hindi namin pwedeng i-claim, hindi pwedeng i-claim ng mga grupo ng nagpapakadalubhasa dito na may gamit nga siya sa autismo. Okay? Pero ang gusto lang po namin matiyak ay wala kaming harm na dinudulot sa bata pag nagre-reseta kami ng ganitong supplement, yung DHA. So siguro ang pinakamagaling na pwede yung tanongin patungkol sa whether your child can be tried on DHA or not is your developmental pediatrician. No? So pag nakita niyo ulit yung developmental pediatrician, natanungin niyo kung okay lang po ba kung bigyan namin ng DHA yung anak namin. Kasi in some studies that work on this, yung DHA po na nire-recommenda nila ay masyadong mataas. At minsan po may danger din ito. So the best individual to answer that is your developmental pediatrician patungkol sa kondisyon ng autismo ng anak ninyo. Okay? Kasi hindi ko pwedeng sabihin, oh, sige lahat kayo, mag-try kayo ng DHA. Okay? Depende po ito sa depende po ito sa developmental pediatrician nyo base sa assessment sa autismo ng anak. Okay? Mommy Lily is asking, ano po ang side effects ng Valparin 200 maintenance ng anak ko na nasa spectrum ng ASD na may epilepsy? 12 years old na kasi siya. Nag-uumpisang uminom until now and he is already 16 years old. Gusto ko na sana itigil na yung gamot kasi hindi na naman siya inaatake simula nang siya ay nagbe-maintenance yung gamot. Pero kasi mabigat daw sa bulsa, medyo may kamahalan siguro itong gamot na to. Kaya once a year na lang siyang inaatake, hindi pa siya naka-maintenance yung gamot. Pero ngayon daw na naka-maintenance, parang nakokontrol na yung epilepsy ng anak niya na may autism. Okay, so Mommy Lily, kailangan kang bumalik sa developmental pediatrician mo para tanungin kung pwede mo nang itigil to. Huwag mong itigil na basta-basta. Okay? Pag tinigil mo itong basta-basta, baka lalong makasama sa anak mo. Okay? Meron, may plan of management na ginagawa kami to wean a child off his medication. Okay? So, get in touch with your developmental pediatrician and ask your developmental pediatrician or your neurologist kung sino man nag-prescribe ito kung pwede nang
i-wean yung anak niyo dito at tanggalin to kasi hindi na naman siya nag-epilepsy. Malamang-lamang may gagawin muna silang test sa anak niyo, baka mag-EEG sila, or bibigyan nila kayo ng plano kung paano gawin. Okay? Mommy Stena is asking about best vitamins for her child with ASD kasi hindi po siya kumakain ng rice. Okay, and ganoon din ang tanong ni Mommy Arnaline. Ask po niya, ano pong vitamins ang pwede sa anak niya kasi walang hilig kumain. Okay, sabi ko nga, maraming bata may autism may problema sa gana nila sa pagkain. They can be very picky. Sometimes, ayaw talaga nilang kumain. There are periods na parang ganun sila. And so, these kids will really need supplements. Okay? Ako, my recommendation is, instead of just giving them vitamins or whatever, maybe you can go to your child's doctor and ask a doctor if you can be prescribed nutritional supplements. When I say nutritional supplements, these are drinks that have a higher caloric content. Meron na rin po itong vitamins, meron na itong mga tinatawag nating mga macro and micronutrients. So mga macronutrients means may carbohydrates, proteins, nakakailanganin at the right amounts nakakailanganin ng bata to supplement their lack of diet or lack of lack in their diets. Okay, so ask what is the best supplement. Do not self prescribe supplements to your kids also, because there are some supplements that can be bad to a child kung ito ang hindi tamang supplement para sa kanya. Okay, so there are available supplements in the market that have high caloric content that are acceptable for kids with ASD. I will just caution you sa ibang mga supplements na nakalagay sa lata, no approved therapeutic claims. Okay? Pag meron pong nakalagay sa lata na no approved therapeutic claims, no? Tagalugin po natin yon. No approved. Wala pong aprobadong pinangahawakan na katunayan na nag-work ito. Parang gano'n ang sinasabi. No? Kaya nila nilalagay yon kasi hindi sila tiyak sa epekto nito sa bata. Kaya walang therapeutic claim sila. Kung mapupunan niya yung mga antibiotic na binibigay ninyo sa anak niyo pag may sakit ang anak niyo, tignan niyo yung kahon, walang nakalagay na no approved therapeutic claim. Kasi may therapeutic, may treating ability yung gamot na yon. May bisa yung gamot na yon. Pag nakalagay no approved therapeutic claim, ibig sabihin walang aprobadong bisa yung binibigay niyo yun sa anak niyo. Eh baka nag-aaksaya lang kayo ng pera. Mahal din naman ang mga supplements na ito. Okay? So ask the advice of your doctor for this, okay? I would say na it is always good for you to do regular visits with your doctor. Hindi naman po masyadong madalas yung hinihiling namin ng developmental check-up. Hindi po ba? Marami sa mga developmental pediatrician ang sasabihin sa inyo, o bumalik kayo after 6 months, after 8 months, no? Minsan after 3 or 4 months, depende nga, no, dun sa kondisyon ng autismo ng anak ninyo. No, sometimes sa simula medyo madalas-dalas ang mga dalaw nyo sa developmental pediatrician nyo, pero habang nakikita ng developmental pediatrician no na gumaganda yung kakayanan ng anak ninyo, na parang maganda yung adjustment niya doon sa binibigay na intervention sa kanya, lumalayo ang pagitan ng mga dalaw nyo. Pero hindi ito nangangahulugan na bibitawan nyo na po yung pagdadalaw sa kanila, ha? Wag na wag po. Okay? Alam ko mahirap po kumuha ng schedule sa amin. Pero kung magiging masigasig lang po kayong tumawag for a schedule, ano? Pasasaan po at magkakaroon din po kayo ng schedule with us. Okay? Okay, dumako naman tayo sa mga question na patungkol sa sleep. Okay. Tama, maraming batang may autism ang may problema
sa kakayanan nilang napulot, no? Kasi hindi po maganda yung sabihin na natin yung body clocks nila, no? Nahihirapan yung body clock nilang i-regulate yung wakefulness nila at yung sleep nila. Okay? So, sometimes they have difficulty doing that. So, ang gawin ninyo, there are other factors that can affect sleep also in children with autism, no? Kung masyado yung gamit nila ng screen time. Okay? Alam nyo, pag masyado kayong na gumagamit ng screens or masyado yung bata sa panonood ng screen, bumababa yung tinatawag nating melatonin level nila, no, sa kanilang brains, yung epekto ng melatonin sa brain sila. Melatonin is a hormone that helps us fall asleep, that makes us sleepy. If we're too much with screens, no, masyado mababa yung level ng melatonin sa atin. So sometimes that can cause also sleep disturbances in a child with autism, no? It's all about their senses. Also, sometimes their senses are so heightened. Okay? So, let's look at what these questions are patungkol sa sleep nila. What can I do to help a 3-year-old ASD boy correct his sleeping pattern? Madaling araw na kasi siyang nagsisleep and around 11 p.m. nang siguro nagigising. Ah, madaling araw na siyang nagsisleep. Kaya minsan, siguro hapon na siyang nagigising. Okay? Okay, so what you want to do, and usually the occupational therapists can help you here. Okay? You can change their sleeping pattern. Okay? Kung masyado silang natutulog ng tanghali ng mahaba, maaring pagdating ng gabi, hindi sila inaantok sa tamang oras na kailangan nilang maantok. Kaya nade-delay yung sleep nila. Okay? So ang gawin nyo, kung nakakasagabal yung tulog nila sa tanghali, sa pagtulog nila sa gabi, huwag nyo na lang po silang patulogin ng tanghali. Hayaan nyo silang maglaro ng tanghali hanggang hapon. Para nang sa ganon, pagkatapos nilang kumain ng hapunan, sana antukin na sila at matulog na sila. Ang isa pang pwede ninyong gawin, bigyan nyo sila ng ritual na nagsasabi sa kanilang naghahanda na sila para sa pagtulog. So kunyari, after dinner, ang gawin nyo, after dinner, unti-unti nyo nang bawasan yung mga aktibidades na pinagagawa sa kanila. Kumbaga, magbibigay na kayo ng downtime. Huwag nyo na siyang hayaan masyado maglalaro na magtatakbo. Unti-unti nyo nang bawasan yung mga aktibidades na pinagagawa nyo sa kanya. Bigyan nyo siya ng warm bath siguro sa gabi. Hayaan nyo na siyang magsuot ng pajamas niya para alam niya pag ito na yung suot ko, ibig sabihin sleeping time na. Bawasan nyo na yung ilaw sa bahay niyo, huwag na masyadong maliwanag sa paligid niya. Pahigain niyo na siya sa kama, kausapin niyo siya ng may mahinahong boses na, no? Pwede niyo magpatugtog kayo kung gusto niyo siya ng mga lullabies, no? Para na napoprogram na siya na or na, nabibigyan na siya ng signal na, oh, ito na. Ibig sabihin, malapit na yung sleeping time. Okay? And kung madaling maantok yung anak nyo sa pagbabasa nyo sa kanya, basahan nyo siya ng isang storybook. No? Nang nakahiga na kayo kayan sa kama, nang sa ganon, unti-unti na, makakatulog na siya. Or pwede nyo siyang bigyan ng masahe, no? Soothing massage. Pag-himas-himas, sa kanyang mga bisig o sa likod niya or sa ulo niya, masahe sa ulo, na magpapakalma sa kanila. So mga calming effects that will tell them, okay, we're ready to go to bed. Okay, so sometimes it helps that you give them a ritual, no, for bedtime. Bedtime ritual ang tawag to them. Okay, my son, sabi ni Mommy Rose, my son has difficulty sleeping at night when someone is still awake. Ano po ba ang pwede nyo mai-recommend? Yun. Tulad ng sinabi ko rin yon, Mommy Rose, bigyan nyo siya ng ritual. Dapat pati kayo, tinotone down nyo na rin yung mga activity nyo muna nun habang pinapatulog ko siya. Okay? So wala na munang naninood dapat ng TV.
i-dim nyo yung lights, okay? Huwag na masyado malakas ang pagpapatugtog nyo kung magpapatugtog kayo ng radio. Okay? Okay. Sabi naman ni Mommy Christy, nakakatulong po ba ang weighted blanket sa mga batang may autism? Kasi po, nahihirapan ang son ko matulog kapag nagigising siya sa middle of the night. Ah, so siguro, ang gagawin, ang aminong kahit kay Mommy Christy ay, para hindi bumangon ang anak mo, pasuutin mo siya ng mga weights, no? Sa mga bisig niya or mga blanket na may weights para mabigat, nakadagdagan ito sa bata, para kung kunyari magising siya sa gabi at gusto niya nang bumangon, hindi siya makakabangon dahil he is weighed down by the blankets. Some occupational therapists do advise this kasi it will limit yung movement ng bata. Okay? So you can do that. If it works for your child, then good. Okay? But a lot of kids might not work for a lot of kids kasi maiinis lang sila. And you will see them crying and wailing, trying to get out of the restriction ng blanket na yun. So siguro ang pwede niyong gawin, pag nakita niyong nararouse sa sleep yung bata or parang pagising yung bata, no? Ang pwede niyong gawin marahil ay ibalik siya sa pagtulog sa pamamagitan nga nitong mga soothing effects na to, kantahan niyo siya. I-hush down siya, use a soft, soothing voice to get him back to sleep. Okay? Try that first. You can use a weighted blanket, but maybe you can try other techniques if it doesn't work. Okay? Sometimes, some of us do prescribe melatonin, no, to use on some kids with problems with sleep. Sometimes warm milk also helps. No, warm milk. You give them warm milk before they go to bed. Sometimes it helps, but not, please not on a dodo bottle, ha? Not on a feeding bottle. It's better to have them drink it na talaga from a glass or from a sippy cup. Okay, what other questions are here? Ito naman, other medical questions. Sabi ni Mommy Dang, ang daughter ko po ay 19 years old at siya po ay may epileptic. Ina-attack po siya before, between, after ng monthly period niya. Yes, totoo po yan. Sa mga dalagitang may autism, sometimes natitrigger yung, na may epilepsy, natitrigger minsan to ng kanilang monthly periods. Bakit po kaya? May iniinom naman po siyang gamot. At sinabi niya yung gamot dito. Kapag po sobrang matindi ang init, ina-atake din po siya. So mukhang ang triggers dito sa anak mo, Mommy Dan, ay yung period niya, na pagpadating na yung period niya, tsaka yung matinding init. Ito ay dahil sa yung period, dahil ito sa hormones, no? May hormones na nagtitrigger sa kanyang seizures, marahil, no? At minsan pag sobrang mainit, ganun din po yun, no? Minsan pag sobrang mainit, may nangyayari po sa blood natin, tinatawag nating vasoconstricting effect ng init, no? Masyadong nagdadilate yung mga blood vessels natin at minsan nakakakos ito ng seizure sa ibang mga bata, okay? So, pag nangyari, or maybe yung gamot na binibigyan niya rin sa anak niya, maybe might not be enough anymore. Okay, lalo na kung hindi kayo nagpa-follow up ng matagal. So these are possible reasons for why your child may be experiencing this. So maybe it might be worthwhile to ask your neurologist or your developmental pediatrician who has prescribed this medication to look at the dosaging. Kailangan na po bang taasan yung dosage para kahit dumadating yung period niya, eh hindi po siya inaatake? Or can we just increase the dosage pag ina-expect niya na yung period niya? Or give an additional anti-epileptic drug only when a couple of days before she expects her period? No? And then kung ang, kasi hindi naman natin mapipigilan yung period, eh, darating at darating yun. Ngayon, kung alam niyo naman ang isang trigger na ay yung init, edi iwasan yung mainitan yung anak mo
niyo, iwasan niyo siyang nabibilad sa init nang sa ganun, hindi natitrigger yung kanyang epilepsy. Okay, ito naman si Mommy Jonalyn. My son is 4 years old, nagpa-EEG and ABR. EEG is a test na ginagawa namin para malaman kung may epilepsy yung bata. Kasi marami rin sa mga batang may autism ang may epilepsy, lalo na po pag malapit na silang maging mga teenagers. And then yung ABR naman po ay isang test for hearing para malaman kung bawas yung pandinig ng bata. Okay, so pinagawa daw niya ito sa anak niya. Unfortunately, nakita na meron siyang seizures. No, dun sa EEG marahil. Can this affect his condition? And may possibility po ba na mawala ito? Well, okay, so to answer this, in any developmental disorder, whether it is autism, ADHD, or whatever, pag nadadagdagan to ng ibang health condition, kunyari may autism na yung anak mo, tapos napatungan pa to ng epilepsy, or napatungan pa to ng ADHD, no? Habang dumadagdag yung ibang condition, no, developmental conditions or health conditions sa anak mo, natural maaaring maka-apekto ito sa severity ng autism ng anak mo. So it can impact on the autism of your child. So kailangang bigyan din ng lunas yung ibang mga associated conditions ng autism ng anak mo. So kung may epilepsy siya, kailangan bigyan pansin din yung epilepsy ng anak mo. Okay? May posibilidad ba na mawala ito? Well, more often than not, if an individual is epileptic, they usually have the condition for life. Pero nagkakaroon ng pagkakataon sa ilan sa kanila na hindi yung threshold nila para magkaroon ng epilepsy ay naiiba. No, tumataas na yung threshold nila. Ibig sabihin, nakakayanan na nilang, hindi na masyado silang madaling magka-epilepsy. Okay? So, nangyayari po yung ganon. Kaya minsan, after a certain period of time, akala nyo na wala na yung epilepsy nung bata. Kasi ilang taon na siyang hindi ina-atake. Pero actually, yung nangyari lang po doon ay yung threshold ng epilepsy niya ay medyo dumadagan. Okay? So, yon. Ano pa ba? Malapit na pala tayong matapos, ano? Doc, I have a question. Yes. We have been asking you questions about children. Pero halimbawa po, meron kaming, well, and this is very common in our community, no? Above 18 years old na siya. Hindi pa siya nadadiagnose ng autism. At gusto niyang magpa-diagnose or gusto ng magulang na i-diagnose siya. Saan siya pupunta? Pwede po siyang pumunta sa developmental pediatrician. We have patients sometimes into their 30s now with autism. Okay? Pwede rin po silang pumunta sa isang psychiatrist, no? Or sometimes adult neurologists are also sometimes amenable to diagnose kids within the autism spectrum disorder. Depende na po yan dun sa mga specialists and psychiatrists or neurologists, if they feel comfortable, no? If they find themselves competent to do this. But a lot of them do. Okay? Yes. But they can go to us, yes. Doc, kasi this is something that we see in the communities, no? For example, bago po makapasok ng grade 1 or bago makapasok ng first year high school, minsan hinihingan sila ng developmental screening or developmental assessment. Pero halimbawa po, yung mga magulang na laman na kailangan nila itong gawin ng Marso, hindi naman nila magagawa yun before June kasi nga po, napakahirap kumuha ng schedule with the DevPed. Ano po ba yung options itong mga magulang na naghahabol lang ng requirements para sa eskwela? Okay. What they can do is to seek for a developmental consult first. Not necessarily an assessment. Not a full assessment. Ang difference ng developmental consult, hindi ito kasing haba ng assessment. No? Some of us, na isisingit namin ito kasi hindi naman siya mahaba.
as an assessment, it's an hour and a half. A developmental consult, no, we can just go through a checklist na muna just to see whether the child indeed has a developmental disorder. And then, when we see that he has a developmental disorder, so we can write this out, that we know that he has this, but he will be due for an assessment. And maybe what we can put there is a rough estimate of his abilities. No, maybe that is doable kung talagang kailangan na silang ma-enroll man lang, no, doon sa sped school na yan. Okay? Mm-hmm. We can request for this. Just so that there is a diagnosis. Pero ilalagay namin doon sa sulat namin na to follow na lang yung functional leveling ng bata. Although sometimes they demand the leveling kasi di ba paano sila gagawa ng programa. Pero at least enrolled na yung bata. Ibig sabihin, tapos Doc, yung assessment po ng DevPed is different from the assessment of, say, an occupational therapist or speech pathologist. The occupational therapist does an assessment based on our initial assessment. Their assessment kasi is like this, no? They look at what the child does. So actually, they can give certain levels, no? They can use some of the reports of their occupational therapist. They can give certain levels of functioning of the child. And then they use this for the program that they will design for the child. Tinitingnan nila, ano ba? Okay, ang assessment ko, sasabihin ng OT, okay, ito yung assessment ko, ito yung binigay sa akin Doktora Pacifico, ito yung kayang gawin ng batang ito. Sige nga, tignan ko nga. Tignan ko kung anong madali para sa batang ito. Ano? So mas magiging particular yung OT sa mga domains of development na may kinalaman sa OT. Mas nagiging particular ang speech sa mga domains ng development na may kinalaman sa speech. Kami po, mas holistic ang assessment na ginagawa natin. And the reason that the OTs and the speech do this is to form their plan of management. Paano ba namin aatakihin itong management plan na gagawin namin sa batang ito? Yeah, no? Yeah. And of course, from our end po, we value talaga na kailangan natin parang project manager, case manager, na maraming mga iba-ibang domains na merong nag-aalaga. May nagtanong dito, ba't daw kailangan iba-iba pa yung pupunta nila? Napakarami. Talaga pong ganun pag may developmental disorder. Hindi po namin kinakanyang lahat. Hindi rin po pwedeng kanyanin lahat ng OT, hindi rin po pwedeng kanyanin lahat ng sped teacher or ng speech therapist. Kami pong lahat ay nagtutulong-tulong. Kami po ay parang case managers. Okay? So ito Doc, it's something connected to the ECQ, no? In this time na syempre maraming mga magulang na ayaw na rin lumabas, ayaw na nilang dalhin yung mga anak nila sa ospital para magpa-check up or magpa-developmental screening. Ano po ba ang ginagawa ng PSDBP para magkaroon tayo ng mga options? Kasi yung mga iba, titignan na lang daw nila sa M-chat. Papatakbuhin nila yung M-chat. Pwede na yun. An M-chat is a screening tool. No, that a screening tool means it will tell you na at risk. Pero hindi siya definitively magdadiagnose sa bata may autism. Sasabihin na malamang-lamang meron. Okay? Ang ginagawa ko ng society sa ngayon, I were trying to come up with ways on how we can accommodate parents through telehealth, on how we can accommodate parents in terms of doing some form of assessment on the child. No? Pero usually yung assessment na itong mangyayari kung telehealth, may kababawan lang po ng konti. Ano ho? Kasi kung totoong assessment po yung gusto nyo, talagang kinakailangan malimit ay face-to-face kasi meron po kami minsang test na pinagagawa sa bata. Mahirap naman po yung gagawin kung over the TV screen lang. Okay? So sometimes, what we do is to ask the parents to show us some videos. We're trying to devise something. Keep posted po. Visit the PSDBP website or maybe we can ask Mona here to post something in your website para matulungan. Oh, definitely. Yes, I'm sure. Gagawin po natin yan. Okay, matutulungan nyo rin kami dito. Yes. So, Doc, ito po, isa pang mga, I guess, my insights, no? I run a program called the ASP Autism Works program. And we
get kids on the autism spectrum into different jobs. Right now, we have about 220 kids in 52 establishments across 10 provinces. And one of the things po na na-observe ko, doon sa aming mga, kasi ang aming pool po, we have around mga 2,000 applicants. So 2,000 applicants namin, kadalasan, may sinasabi sa amin, nakapag-graduate ang anak ko ng college, nakapag-graduate ang anak ko ng high school, bakit hindi siya makakuha ng trabaho? Ano po ang insight niyo doon? Eh, kumbaga, how does academics factor into to life success or integration or kung ano ba? Paano niyo ba i-rationalize yun? I thank you for mentioning that, Mona, kasi this is something that we have to sit down with the DepEd and the CHED with, no? Ang nangyayari kasi sa mga bata ngayon is binibigyan lang sila ng diploma, left and right, even if hindi naman nila na-acquire yung competencies na kailangan nilang ma-acquire by being granted a diploma. Pag binasa, a diploma po is a legal document that tells you that the child was able to achieve skills that are required, say, of a graduate of BS accountancy or something like that, no? Okay? So, dapat pag nagbibigay ng diploma, hindi po natin basta-basta binibigay ito. Dapat makatotohanan po. And it's not so important for an individual with autism to have this certification. Okay? Tanggalin po natin sa isip natin, dapat may diploma yung anak ko. Dapat huwag po natin silang limitahin sa pamamagitan ng diploma. Okay? Ang dapat nating maging goal sa mga anak natin na may mga developmental conditions or may challenge konti ng kanilang kakayahan, is kailangan meron silang skills na magtataguyod sa kanila para makapasok sila sa isang trabaho. And yung trabaho dapat napapasukin nila ay angkop sa mga abilidad na meron sila, which will only happen kung binigyan mo sila ng tamang programa, OT, speech, no? Alam ko medyo mahal ito, pero marami naman tayong pamamaraan para matustusan ito eh. Okay? Sa tulong-tulong natin. So, tanggalin po natin yung isip natin dito. So, they have to have at least academic competencies. They should be able to read, no? They should be able to do some writing kahit hindi magaling mag-spell. They have to be literate in terms of numbers, marunong man lang ng konting addition, subtraction, in any which way, or kahit man lang marunong magbilang, I'm sure kahit sinong individual na may autismo, magkakaroon ng niche kung saan kasyang-kasya sila doon for that particular job, for that particular, okay. Ano, ang kailangan lang po, mamulat yung isipan, no, ng mga tao that they can do something, no? Kailangan maging functioning member sila ng society. And we have to prepare the community for this. Hindi pwedeng basta i-hire natin sila nang hindi alam ng mga ibang empleyada kung anong autismo or kung paano sila pakitunguhan. Hindi pwedeng basta-basta ipapasok natin sila sa isang school, no, yung tinatawag natin, i-include natin sila sa isang school nang hindi naman nalalaman ng mga kaklase nila kung ano ba itong autismo, kung anong meron nila. Kaya tuloy, nabubuli sila. Nabubuli sila ng classmates, nabubuli sila ng office mates nila. So we have to prepare the nation, you know, for accepting kids with disabilities because they are not disabled. Kumbaga, they are able to do so many things. Kailangan lang hanapin natin yung ability. Tama. And I really like your that message, Doc, no? Ako naman, kasi ang tinitan ko, kapag nami-meet ko tong aking mga job applicants or job seekers, many of them, sometimes, kapag tinatanong ko sila, do you have autism? Agad sabihin ng magulang, na parang hindi alam ng bata yung about autism. Hindi nila alam na ito yung kondisyon nila. And what I would like to also share is that I think self-knowledge is a way for somebody to be successful.
kapag alam mo yung sarili mo, kilala mo yung sarili mo, mas magiging masaya ka at mas magiging successful ka. Kung tinatago ng family mo yung autism mo, kung tinatago mo yung autism mo, na natatakot ka mabully, natatakot ka ma-profile, then you lose out on the opportunity to educate others. Na kaya nga po tayo, nakaladlad ng ating mga kapa. Important. Yeah, and it's very important. I always tell this to the parents of the kids that I see. Okay, they always ask me the question: should we be open about this or shouldn't we? Sabi ko, what is the reason for you being quiet about your child's autism? If your reason is kasi ayaw mo, parang medyo nahihiya ka or na ano, hindi mo matanggap na meron yung anak mo. Kung ikaw na magulang hindi mo ito matanggap, paano siya may matatanggap ng sosyedad? Diba? Correct. So, kailangan magsimula yung pagtanggap sa atin. Tsaka lang siya matatanggap ng iba. Yun ang dapat magbibigyan ng mga parents. You have to be advocates talaga for your children. And I do understand naman po sa mga parents na kumbaga it's a journey kasi na minsan hindi mo pa talaga accept o may hiya ka pa or may galit ka pa. So, it is really a journey. And ako po, I admit na in the early years, parang I thought it could be fixed na kumbaga I was project managing it na to the end being dapat maayos ko. So kanya-kanya po tayo ng ano ng journey, kanya-kanya tayong tatahakin. And I guess ang importante lang dito sa ating journey, dapat ma-realize natin ngayon na nasa bahay tayo at may panahon tayong mag-isip-isip, no, na kailangan po natin ng partners sa ating journey. Andiyan po ang ating mga deafped, andiyan po ang ating mga occupational therapists, andiyan po ang speech pathologists, ang mga SPED, ang mga psych, di ba? Kumbaga, parami na parami. Ang gobyerno are also our partners. Autism Society Philippines is your partner. Whether or not you're prepared to go out, you have to acknowledge that hindi nyo kaya mag-isa. Kailangan magtulong-tulungan tayo para matulungan din natin yung ating mga mahal sa buhay na nasa autism spectrum. Di ba? Yeah. Well, so Doc, thank you so much. We went. Congratulations, Mona. You're doing a great job. Ay, thank you naman. Charot. Thank you so much, Doc, for joining us this afternoon. No, we went 6 minutes over time. I'm very conscious about the hour. It was an honor to talk to you, and thank you again for all of the good advice that you shared with us today. Maraming salamat po, Doc. Bye. Bye. Thank you.